Hello mga guys, welcome back to GI Vlogs Live again. And today's videos mga guys is i-share ko po sa inyo mga guys. Nandito po kami sa Hamburg, Germany. And ano na guys, samahan niyo po ako. This videos mga guys, now we are heaving up anchor mga guys dahil masama yung panahon, nagdadrag kami mga guys, no? But anyway mga guys, maya-maya lang din, mga ilang oras lang is magpupusit kami doon sa pilot station dito sa Hamburg. Dahil yung schedule namin is 1800 yung pilot. So after this one mga guys, magdidetinin kami saglit dahil masama yung panahon at siguro mga around 1500 is pusidin kami sa pilot station to pick up our pilot. At ayan nga mga guys, tandahan natin binibira mga guys. At kaya pala kasi siguro kami nagdadrag mga guys dahil yung nahulugan ng logo namin is not a good holding ground. Siguro isa sand o yung seabed sa buhangin kaya magdadrag, no? Kasi napapansin ko mga guys, habang binibira namin wala siyang mud, walang kaputik-putik mga guys, no? So it means yung seabed sa buhangin kaya nagdadrag, no? At medyo masama yung panahon, malakas yung hangin dito ngayon kaya binira na lang, no? Pati yung ibang mga barko dyan mga guys, nagbira din sila ng kanilang maangkla dahil malakas yung hangin, no? At ayan na mga guys, no, dahan-dahan na natin binibira yan. At 10 shackles pala yung hinulog namin kaya medyo matagal, matagal siya. Pero matapos din mga guys, dahan lang. At maya-maya lang mga guys, sa pawasingan ko yan ng host din kasi kahit gaano walang putik, no? Kasi yun talaga yung practice namin dito guys, while nagbibira sa babakapan namin ng fire hose kahit mayroon yung anchor hose mga guys. Minsan pag malupa kasi maputik siya, madi siya, hindi kaya na nga iasa mo lang sa ano, no, sa anchor hose. So inaalalayan namin ng fire hose siya. Minsan nga dalawa mga guys pag talagang maputik. So ngayon dahil hindi gaano, pinaanohan ko lang ng isa, pinaalalayan ko ng isa na backup na washing mga guys. At ayan, malinis naman mga guys, no? So at swerte tayo. At drill niya yung ano, yung manifold ng bunker station dahil para malagyan yata ng ano, ng cell, no? Dalawa pala dito yung third engineer namin guys. Yung isa is si third engineer is from Bicol. Shout out third sa mga pamilya mo sa Bicol, no? Sana okay lang kayo. At yan si Tots K mga guys, yung nagbabari na yan, wiper pa yung kasama ko dati. Iba talaga pag anak ng Diyos, Tots. Ngayon third engineer na, bilis ng panahon mga guys, no? So it means magaling siya dahil nakuha niya kagad yung promotion ng third engineer. At ayan mga guys, yung isa bitirano na rin yan mga guys, no? Ayan nga mga guys, natapos na nila anuhin yung plans, ibabalik na daw nila mga guys dahil tapos na, may malagyan na ng silyo mga guys. Ayan mga guys, Totski boy, ang batang tumador, masayahin na tao yan mga guys, no? Lagi kong kapintuhan yan, masayahin na tao yan si Totski. Pati yan si 3DG mga guys, alam nyo magaling kumanta yan mga guys. At dito mga guys, no, dahil magdi-dispose din tayo ng garbage dito sa Hamburg, sa pinahanda ko na rin yung mga ibang basura guys na naiwan. Actually nag-discharge kami doon sa Rotterdam pero basura din ito na guys ng mga store kaya i-dispose din to dito. May magkukuha dito maya bukas siguro mga guys ay kukuha. At ayan, pinaano ko kay si Totski yan from Bacolod. Shout out dyan sa taga Bacolod o Ililo ba to si Totski. Ayan mga guys, no, binata pala to guys, kung sinong may kursunada sa inyo, PM nyo ako mga guys. Bigyan ko kayo details. At ito nga mga guys, 2 o'clock and the morning na mga guys. We are preparing for alongside mga guys. Ano kasi ito mga guys, yung channeling dito mula sa pilot station papunta dito sa but talaga dito sa TCB is around 6-7 hours malayo siya yung channeling mga guys, no? Depends on traffic, no? Kaya yan, alas dos na ng madaling araw mga guys, standby na kami dahil padikit na kami sa port ng Hamburg dito sa may TCB, no? At yan mga guys, yan yung view ng Hamburg ng madaling araw, alas dos ng October 29. At ayan nga mga guys, medyo maambon-ambon siya, makulimlim, mafag. Pero okay lang mga guys, dahil trabaho mga guys, no, alam mo naman mga guys, pag tinawag tayo na magtrabaho dito sa barko, pag ganitong mga atraka o desatraka is kailangan nandito talaga tayo mga guys, hindi pwedeng hindi, no. At ayan yung mga boys, relax muna mga guys dahil maya maya lang didikit na tayo, no. At
natapos pala kami dito mga guys, is 4 o'clock na, 5 o'clock in the morning na, dahil medyo mabagal yung mga ano, mga lineman. At ayan nga mga guys, yung mga yung tag natin is ina-assist tayo ng tagbot, no? Ina-assist tayo ng tagbot dito sa forward. Bali, dalawa din yung tag namin, meron din sa up station na nag-assist doon mga guys, no? Kasi patras kami mga guys, so inalalayan din ng hila para hindi ganong ano, ganong malakas yung speed, no? Pinipigil-pigil niya ng konti. Ayan mga guys, alas 2 ng madaling araw dito ngayon. At may kalamigan din mga guys. Dito naman mga guys, no, dumating naman yung bandit store mga guys, no. Ayan yung mga draft beer mga guys, marami yan mga guys, no. Marami ding mga ano, mga sa bandit store, no, sa canteen. Yan pala yung beer namin dito guys, so may mga maraming beer, klaseng beer, mayroong draft beer. At ito naman guys, Colbert. Yan mga guys, mayroon ding Walchen, mga German beer yan mga guys, no. At maraming mga chichirya, sabon, yan yung bali na sa canteen mga guys, no. At yung Astra beer meron din mga guys. Yan hindi pa naipasok mga guys kasi hindi pa binuksan yung bandit store, no. So hintay-hintay lang tayo mga guys at ipapasok din namin yan mamaya sa bandit store sa canteen mga guys. At ito mga guys, ito yung mga soft drinks, marami yan, sigarilyo. And ito mga guys, no, while nag-operate ako ng probation kaya na binibidyohan ko rin yung shore side, no. Yan pala yung container yard ng shore side mga guys, no. Medyo makulimlim, medyo foggy, umuulan ng kunti, malamig, windy. So but anyway, kaya naman mga guys, no. Yan pala mga guys, no, habang nabibira ako ng probation mga guys, kinukunan ko ng videos yung ano, yung shore side, no. At yan mga guys, dandahan lang, may binibira pa rin ako dyan ng mga ilang palita lang mga guys. At dito naman mga guys, sa seaside is may nag, ano mga guys, nag river cross. Dito yung opposite side ng puerto namin mga guys. So may pier din dyan sa kabila. At yan, may mga nagre-river cross na nanonood tayo sa seaside, bandang seaside, no. At napakaganda ng ano mga guys, kahit medyo malamig, yun yung gustong-gusto nila, magre-river cross sila dito sa Germany, no, sa Hamburg. At mga guys, masaya naman mga guys, no. At okay naman, maraming dumadaan sa gilid pag nanonood ka. At ito naman mga guys, this video was taken during night time. So ito yung night view ng Port of Hamburg, no. Night view ng Port of Hamburg mga guys, sa napaganda tingnan mga guys pag gabi. At ayan mga guys, no. At may pa outbound na barko mga guys, malaki na barko to mga guys. For the meantime, tumigil tayo, tumigil yung cargo operation namin dahil nadaan tong malaking barko ng Evergreen mga guys, no. At kung hindi na ako gagabali mga guys, ito yung barko mga guys na ano, ito pala yung barko mga guys na kung naalala nyo mga guys, kung hindi ko matandaan kung anong year, 2-3 years ago siguro mga guys, sumansan dito sa Swiss Canal yung barko ng Evergreen na malaki mga guys, no. At bumara siya doon mga guys, matagal siyang natanggal, so nakamulta ito ng malaki. At ngayon na mga guys, nasito na siya yung problema, naka on service naman siya mga guys. At ito yung Evergreen na barko, ang pangalan is Evergreen pala. Napakalaki din mga guys, laki din sa barko natin, ano. At ito pala yung bumara siya doon sa Swiss Canal, siguro mga 2020 o 2021, hindi ko na ganong matandaan. At hinihila nga siya guys na ng tagbot palabas, pa outbound siya mga guys. At inalalayan siya ng tagbot, no, dahil malaking barko din siya mga guys. And for the meantime, nag-stop cargo operation kami, tinaas nila yung mga gantry crane dahil dadaan lang ito mga guys kasi malaki din siya. So kailangan niya ng, ano, ng clear na daanan, kaya nag-stop po na tayo ng cargo operation dito sa mga oras na ito. At ayan mga guys, dahan-dahan lang siyang dumaan sa seaside natin. Yan mga guys, Evergreen. So ayan mga guys, nakabalik niya sa service niya mga guys. Pero wala, ang laki po, ang pagkaalam ko po, ilang milyon na dollars ang minulta niya dito sa nung bumara siya sa Swiss Canal, nung transit siya. At ang pagkaalam ko, kaya nang kagano mga guys, mukhang may engine failure o steering failure, kaya bumara siya doon, no? Sumadsan siya at matagal siyang natanggal mga guys, no? Ang laki ng minulta niya. At yan mga guys, makalabas din siya maya maya mga guys, no. Napakalaking barko din ito mga guys. At yan na. And this videos mga guys, no, is taken October 30 in the morning, no. Medyo maganda kasi yung panahon mga guys, kaya kinunan ko yung forward sa shore side, no. At napakaganda ng view. At kung nakikita nyo mga guys,
yung may ganti kina daw na maraming mga orange sa container. Diyan pala kami magsishifting mga guys na magdinaming ceremony kami dyan sa like November 4 or basta mga ganyan mga guys. Hindi ko lang sure kung anong schedule talaga, pero ang initial is November 4 kami magsiship dyan, out November 2, tapos yung naming is November 4. At ayan mga guys, no, at ito naman mga guys, may isang outbound visa din itong si MCG mga guys, no, inihila na rin siya ng tagbot, palabas din siya outbound. At ayan mga guys, inassist din siya, isang tag lang yung assist niya guys, kasi hindi naman siya ganong kalakihan, no. At ayan mga guys, may tag siya sa AF, no, na hinihila dahil mamaya lang tatransit na siya sa channel, no. At palabas na siya ng Puerto mga guys. At ayun, napakaganda ng panahon ngayong araw na ito mga guys, no. At okay lang yung ano, yung weather sa araw na ito. Yan, dandahan siya. At ito na nga guys, no, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Diyan kami sa area na yan, diyan kami magniniming ceremony mga guys. Magsishifting kami dyan, yung may mga orange sa kutire, nihanda pa lang nila yan guys, nihanda pa nila yan dahil magsishifting kami dyan sa first week o second week ng second day ng ano ng November. So ayan mga guys, by the way mga guys, thanks so much for watching GI Vlog Sea Life. Don't forget to follow, share and subscribe to our YouTube channel. And ito nga pala guys, this video mga guys, ito yung container yard dito sa TCB port terminal, no. Ayan mga guys, yan yung mga gantry na ginagamit namin ngayon dito mga guys, no. I think 6 gantry is yan yung na-discharge sa amin sa mga oras na ito mga guys. At ayan yung container yard ng TCB terminal. At ayan mga guys, thank you so much for watching GI Vlog. At balikan natin yung isang barko mga guys. At ayan, dandahan siyang umusad mga guys using his engine, no. Paglabas na siya ng ano ng berth. At papasok na siya doon sa unahan pala guys, yan yung elevator. So dyan na siya papasok na, papadadaan na siya sa elevator mga guys. At for sure mga Pilipino din ang mga crew dyan mga guys, no? But hindi lang ako siya, hindi lang ako ano, wala kong, hindi kasi sila makita mga guys, sigawan ko sana, no. And yan mga guys, dandahan na siyang umusad mga guys, no. So once again guys, thanks so much for watching GI Vlog Sea Life. Mabuhay po tayong lahat mga guys, and ay okay lang kayaan. Shout out dyan sa mga kaibigan ko, mga kaibigan ko dyan sa Palumpong, Leyte mga guys, shout out. At sa mga kamag-anak ko, sa misis ko, shout out dyan. Sa GL Store Mini Agribet Supply, shout out dyan misis, salamat.